Nagalok na ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ng 1,000 pisong pabuya sa makapagtuturo sa suspect na pumaslang kay Eden Joyce Villasete, 21 years old. Dahil dito, umabot na sa mahigit sa 500 piso ang kabuuang pabuya. Natagpuan si Eden sa kanyang inuupaang apartment na may saksak sa kanyang ulo at likod sa Barangay 7, San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa report, nadatnan rin ng mga otoridad ang biktima na wala ng damit. Na-recover naman sa crime scene ang patalim na hinihinalang ginamit sa krimen. Tumulong na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa brutal na pagpatay sa biktima. Samantala, sa pinakabagong update ng Philippine National Police, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na isang lalaki ang nakita sa CCTV na naglalakad noong madaling araw ng Miyerkules malapit sa apartment ng biktima. Hindi muna pinangalanan ni Fajardo ang person of interest hanggat hindi nila ito natatagpuan. Naglabas na rin ang opisyal na pahayag ang paaralan kung saan nag-aaral ang biktima. Sa pahayag na inilabas ng Occidental Mindoro State College, mariin nilang kinundi na ang pagpaslang kay Eden Joy. Humiling na rin sila sa mabilis na pagresolba sa kaso at nangakong makikipagtulungan sa gagawing investigasyon. Nagpahatid na rin ang paaralan ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya at mga kaibigan ni Eden Joy. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.